Ito ang bro mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka
The Beat Watcher. Ito ang maglalahad at maglalatag ng mga nakalap na mga balita mula sa Campo Crame hanggang Campo Aguinaldo. The Beat Watcher. Magbibigay daan sa mga kaganapan sa silangang bahagi ng Kalakhang Maynila hanggang sa lalawigan ng Rizal. The Beat Watcher. At ngayon, narito ang ating tagapagmasid, si Romy Tuason. Magandang hapon mga kababayan, alauna na po, kaya ito naman po ang yung programang The Beat Watcher. Dito pa rin po, siyempre, sa Board Stream ka Communicators. Ayan, asyete na po mga kababayan ko ng Enero, pero Biyernes nga pala ngayon, ano? Kaya happy weekend sa ating mga kababayan, iba happy. Iba, siyempre, hindi naman happy dahil bagamat mayroon pa rin tayong pandemya. At isa pa mga kababayan ko, ang The Beat Watcher ay nakikiramay po mga kababayan ko sa pagpanaw ng isa nating kasamahan sa hanap buhay na si kasamang si Sunny Kasulya. Nakikiramay po ang programang The Beat Watcher at ang pamilya ng Broad Streamcast Communicators kasama pamilya ni kasamang Sunny Kasulya, mga kababayan ko. Pero sa akin mga kababayan, mabuo magandang hapon sa akin mga kapwa waray, maupay nga kulog pa iyong matanan. Ganon din kaya ito si classmate ng una. Ito si Elizabeth Barba Nakano. Yan, isa pang Nakano mga kaibigan. Si Ella Ganda, pareho sila nasa Japan mga kababayan ko. Kasi itong classmate pa natin, si Teresita Cuevas. At ganun din kay kasamang Dante Lardizabal. Ako, kasamang Dante, maganda nga po sa iyo. Si kumparing Danny Placides, ang kasama rin natin yan sa media. Si R.H. Jamil Maharlika. Hindi si R.H. ito mga kaibigan ko. Si Evelyn Mercado Dolores, ang aking may isa pang classmate. Si Orienta Bantog Cabais, maganda nga po. Ganun din kay Sir Ineroso Maano. Kay Editan COVID Brian. Naku, tama-tama ang iyong pangalan sa panahon ngayon. COVID Brian. Si Karin Dulanas, maganda nga po. Si classmate at Nicasio Vicencio. Si Cayeto o Cayeto Sastrillo Uwele. Yan, ang pangalan, ano? Si Joy Habawel, maganda nga po. Kay Rosemary Calderon Migallen. Ganon din kay Greg Monforte. Naku, thank you very much po sa inyo, ha? Si Jose Repol Basa. Waray ito yata, maganda nga po. Mahupay nga kulop, ha? Si kasamang Edwin Moreno. Ito yun, ha? Kasama natin sa Rizal yan. Si June Culinares. Waray din po. Mahupay nga kulop. At Triple C Gamali. Hindi mo nga alam ito. Parang ano ha. Tawag company. Mary Rose Rigador. Maganda. O Rogador. Maganda nga po po. Kay Neil Masagana Sabanyeko. Si Moji Boraga. Ayan. Maganda nga po sa inyo ha. At ito ngayon mga kaibigan. May ating pag-uusapan ngayon. Alam naman natin na ilang buwan na lamang, sa Mayo, mag-e-election na tayo. Pero hanggang sa ngayon, na andyan pa rin ang isang usapin na hanggang sa mga oras nito ay hindi pa
nadidesisyonan. Na bagamat sinasabi ng ating mga kasamaan, ng ating mga nakakausap, na may mga ebidensya naman, bakit hindi ka agad madesisyonan, mga kababayan ko? Ito ngayon ang aking tinutukoy, itong disqualification laban kay dating Senador Bongbong Marcos. Kasi nga, ito muling ipinalutang o iginiit ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na hindi nga kwalipikado. Kaya nga, ang title ng ating pag-usapan ngayon, BBM, mananatiling convicted. Yan mga kababayan ko ha. Nas on the record po yun, mga hindi yun yan na chismis, hindi yung gawa-gawa lamang, on the record po yun. Kaya nga, sabi ni Justice Antonio Carpio, hindi daw talaga kwalipikado si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tumakbo sa alinmang posisyon o public office sa halalan. Bakit ka mo? Ayan, ito na naman tayo. Lumulutang na naman itong usapin na ganito. Dahil siya, ano, ay nasentensyahan ng mababang hukuman dahil sa salang, alam nyo na, tax evasion. Gusto ko lang kasi pag-usapan natin ito, no? Kasi nga po, hindi matapos-tapos eh. Kung talagang may kasalanan o talagang may violation, solusyonan agad. Pero bakit hanggang ngayon? Palagay ko ayaw ko lang sa ito mga na naririnig ko lang. Ayaw paggalawin ang nasabing usapin. Bakit ka mo? Marcos yan eh. Siguro. Awag muna natin ng Marcos. Pero yung iba, tanggal agad. Ang bilis. Pero ito na may nakitaan na, okay, sabihin na natin yung mga natanggal, nakitaan na talagang hindi sila kwalipikado. O mayroong mga dahilan kung bakit sila natanggal. Ito, ano pang dahilan ninyo? Nag-present na po ng mga dokumento. Although, pinipresent nila, mayroon silang din pinipresent na dokumento na pantakit doon sa mga akusasyon. Pero pinagdududahan po ang ganong mga dokumento, mga kababayan ko. Kaya, tayo naman, inaghihintay din. Siyempre, ang sinasabi nila, ang tawag doon, kung anong gusto ng tao, yun ang masusunod. Totoo po yun. Kaya lang, kung meron naman tayo pong batas na dapat sundin, kung ito ay na-violate, siyempre may kaparusahan yan, di ba? Wala namang pagkakasala na hindi na walang kaparusahan sa ating batas. Mayroon po yan, mga kababayan ko. Ito nga mga kababayan ko, itong anak ng dating diktador na si Ferdinand Edralin Marcos Sr. na si BBM o Bongbong Marcos, kung tawagin, ay tinawag pa ito. Tawag doon, oo, tinawag pa ito ni Carpio na certified convict. Bakit ka mo? Ito po yung kanyang paliwanag. Ang sabi niya, wala na raw saysay kung magbayad man doon sa kanyang kaso na tax evasion, itong si BBM, kung bayaran man niya yung mga multa na yan, na iginawad ng korte, siyempre, nasentensya na nga siya eh. Subalit, aalisin niya yung kanya sa listahan, yung pangalan niya sa kanyang kandidatura. Dahil mayroon din siyang nilabag dyan sa isa pang batas. Kaya nga, dito, ipinunto ni Carpio na mayroong dalawang batas na magdi-disqualify dito kay Bongbong sa kanyang pagtakbo para sa public office. Una, yung kanina nabanggit ko, tax code. Paglabag sa tax code at ang batas sa halalan o sa eleksyon. Eleksyon o kung tawagin, omnibus election code. Sa ilalim ng nasabing mga batas, mga kababayan ko, sino man ang makonvict ng tax evasion ay hindi maaring
umawak ng alinmang posisyon o tanggapan sa pamahalaan. Batas po yun. Hindi po yung gawa-gawa ni Tarpulano, ha? Ang nasabing payag ni Carpio ay nag... Dito nga, kasi kaya nga po eh, dahil itong grupo o ito sa kampo ni Bongbong Marcos ay naglabas ng report o dokumento na nagbayad na umano siya ng tax penalty noong 2001. Subalit, napag-alaman o nahalungkat ng grupo ni Carpio na walang record sa Quezon City Regional Trial Court na si Marcos ay nagbayad na nga. At sa naging desisyon ng korte, nasa kayong desisyon ng Court of Appeal, dalawa yun. Una yung korte, walang record. Tapos ito pang desisyon ng Court of Appeals, inaatasan naman ito si BBM na magbayad doon sa kanyang pagkakautang sa BIR. Maging itong mga netizens, mga kaibigan, no? Siyempre, prenesent itong mga dokumento. Itong ating mga netizen, alam mo naman, mapag-ano sila, tawag doon, metikuloso, ikaw nga kung gano'n. Siyempre, nung nakita yung sinasabing mga dokumento, nagduda. Lalo pa yung mga nakakaintindi, mga kababayan ko. Kasi siguro, ang isip ng mga Marcos, ayaw, meron na tayong dokumento yan, bahala na, ito, ganyan. Meron na, ipinesenta yung sa publiko, siyempre, ang dami makakakita, no? Ang dami magsasabi, lalo itong mga nakakaintindi dyan sa kanyang klaseng mga dokumento. Dito, hindi naniniwala o pinakwestiyon nila itong kredibilidad ng nasabing dokumento. Dahil ko ikukumpara talagang dokumento na galing mismo sa tanggapan ng kung sino man mag-i-issue nan ay malaki daw po ang pagkakaiba. Kasi inilabas nga nila eh. Nakita sa social media, ito yung dokumento namin na sinasabi, ito ang galing sa ganyan. Eh, yung mga nakakaintindi, paano yun? Sinasabi, ay, hindi naman ganyan eh. Diba? Maraming pagkakataon na sinasabi na itong dokumento na ito ay ibang-iba doon. Kasi mga kaibigan, kung matatandaan ninyo, noong July 1995, na-convict itong si Marcos Jr. ng Quezon City Regional Trial Court Branch 105. Ito nung mabigo itong mag-file ng income tax return at magbayad ng kanyang buwis mula 1982 hanggang 1985, mga kababayan ko, ha? Dito, na sentensyahan siya ng lower court ng pagkabilanggo ng 7 taon. Tandaan nyo ba? Ang sentensya, 7 years in prison at pagbabayad ng ilang mga paglabag sa National Internal Revenue Code. Sa paliwanag ni Carpio, ito ha, pakinggan nyo. Uulit-ulitin kasi natin kasi parang nabubura na ito ha, nabubura na itong mga nangyayaring ito dahil sa kasalukuyan eh, medyo mainit na ang takbo ng politika natin ngayon. Sabi ni Carpio, itong kasong itong sentensya na ito ni BBM sa court, kanyang inapila sa Court of Appeals. At dito nga noong 1997, nag-rule itong Court of Appeals at in-uphold pinanatili ang sentensya. Subalit, ito, nagkaroon ng twist yan ng konti, pinagaan na lamang, pinagaan ang penalty sa pamagitan, inalis na po ang parusang pagkabilanggo. Pero, ang kanyang babayaran, pagbabayad niya ng utang niya sa gobyerno, ay naantun pa rin. Hindi yung inalis. Kaya nga po, nagpaliwanag pa rin itong si Carlo na sinasabi niya,
dapat iaapila pa ito sa Korte Suprema. Subalit, hindi naman daw na inapila ni Bongbong Marcos sa pangamba na baka i-uphold yung sentensya ng lower court o di kaya nang naman ng baguhin ng Korte Suprema dahil nag-rule na ang lower court mabibilanggo siya ng 7 years sa Court of Appeals tinanggal pero pagdating sa Supreme Court may posibilidad na dalhin pa rin yung sentensya ng lower court at baguhin ang naging ruling ng Court of Appeals. Yan. Kaya nga po, hindi niya na inapila. So, ang sabi ni Carlo, pag hindi mo na inapila, ibig sabihin mo, sumusurrender ka na. Diba? So, convicted ka. Kasi na-convict ka nung lower court . Hindi naman porkit inalis yung pagkabilang doon sa'yo, hindi ka na-convicted. Kaya nga, ang sinabi ni Carpio ay isa fugitive convicted. Ika nga, sinasabi niya. Hindi pa man, kasi hindi pa naalis mga kababayan ko hanggang ngayon . Sinabi pala ito si Carpio na kasunod ito, matapos na mag-file naghain ng petisyon itong mga petitioner ng unang kaso sa Commission on Elections na pinapakansila ang Certificate of Candidacy ni BBM kung saan dito ipresenta ng mga petitioners ang mga dokumento mula sa Regional Trial Court. Ang sinasabi, walang record na nagbayad dito si BBM ng kanyang penalty. Ang isa pa dyan, mga kababayan ko, pag ikaw ay nag-file ng certificate of candidacy, nakalagay doon sa inyong pipirmahan, pipil upan nyo, may katanungan doon, i-check mo. Ang isa, ikaw ba'y na-convict ng anong alinmang korte sa bansa? Yung sa kabila, hindi. So, ang tsinekan ni Bongbong sa binalabas, ay hindi. So, ibig sabihin nun, doon pa lang, sa pagpa-file pala ng kandidasi niya, may pagsisinungaling na isa yan sa mga tinitingnan o sa natapailalim doon sa Omnibus Election Code na madidisqualify na kaagad. Dahil dyan pa lang, nagsalita ka na, nagsabi ka na hindi ka na convict, pero nagsubiti ng record ang mga petitioner na ikaw convicted ka ng RTC 105 ng Quezon City. Dito, ayon pa dito kay Carlo, mananatiling certified convict ito at disqualified na tumakbo bilang Pangulo ng Bansa ngayong 2022 election. Disqualified din siya na bumoto o lumaho sa alinmang halalan sa bansa. Dito mga kaibigan, muli nasilit ng kampo ni Carpio na ang memorandum na pinail ng kampo ni Marcos ay walang naka-attach. Kulang-kulang, ika nga, walang naka-attach na anuman receipt. Patunay na pinagbayaran o sabihin natin na nakuha na niya o napagbayaran niya nga ang anumang mga o anumang dokumento na nagpapatunay na napagsilbihan na niya ang kanyang tax conviction. Wala po nakalagay. So ito ang pinagigiitan. Dahil nga itong alam naman natin yato, dito labanan ito ng mga abogado. Ha? Mga kaibigan, labanan ito ng batas, kanya-kanya lusutan dito. Kung mahanapan ng malulusutan, lulusot yan mga kaibigan. Samantala, tumugon naman itong kampo ni BBM sa mga naging pahayag ng dating maestrado ng Korte Suprema. Ito nga si Carpio, mga kababayan ko.
sinabi ng kampo na ito isa lamang mababaw na gawa-gawa o scripted at katawa-tawang political antics. Ayan ha, maliwanag yung sinabi ng kampo ni Bongbong Marcos. Ayon dito kay Vic Rodriguez, ito yung tagapagsalita ni BBM, attorney pala yan, attorney Vic Rodriguez, BBM, tinawag niya itong nabanggit na mga petisyon laban sa kanyang kliyente o laban sa kanyang boss, kay Bongbong Marcos nga, na nangunguna umano ito sa mga pre-election survey ay hindi na daw na kinakailangan o hindi kinakailangan na ipag-iitan ni Rodriguez na itong tatlong survey matapos na magsumitin ng kanyang OCC BBM bilang Pangulo, agad siyang nakapagtala ng hindi kayang talunin na kalamangan ng kanyang mga kalaban. Ayon pa dito kay Rodriguez, sinagot na nila ang maraming beses ang mga magkakapareho. Ito at yun din. At walang saysay ng mga scripted at sinabi niya kanina, katawa-tawang mga katanungan at political antics ng kanilang mga kalaban na napatuloy na inuungkat ni Retired Justice Antonio Carpio ay upang umano lituhin, lukuhin ang electorate. Ito mga botante na hindi lamang dapat at hindi dapat nga mga kababayan ko na pag-aksayahan ng oras. Pero ito ha, sagutan na ito ng mga magagaling eh. Giniit pa rin ni Carpio na kahit saan man daw ang gulo o ang gulo ito tingnan, ang magkaiwalay na independent o sinasabing perpetual disqualification sa ilalim ng tax code, ito'y naging epektibo noong August 8, 2001. O ayan na, andyan na 2001 na, ilang na malapit-lapit na. Dito, ito'y mananatiling effective o umiiral dahil hindi, sabi na, oo, effective pa nga, dahil hindi ito, maari lamang itong maalis, ito'y sa pamamagitan ng presidential pardon. Kung ikaw pinardon ka ng Pangulong Duterte, eh, siyempre, ligtas ka na, pwede ka na mag sumabak sa anumang halalan. Subalit, sinasabi ni Carpio na hanggang sa mga oras na ito, dito sa pag-broadcast ko, sasabi niya, wala pang ini-issue sa kanya na nasabihin na natin, hindi pa siya nai-issuean ng wala na, ibig sabihin nun na na-pardon na siya. Wala pang issue, wala pang ini-issue sa kanya na ikaw ay pardon ka na hanggang sa mga oras nito. Kaya nga po, mananatiling convicted si Bongbong Marcos at iyon po sa kanyang mga nagawang pagkakamali o pagkakasala sa gobyerno ay mananatili, andyan pa rin yan mga kababayan ko. Kaya kung ang ibang tayo, ang mga kababayan natin na nagsasabing, siyempre sa party ni Bongbong, sa party ng mga Marcos, wala yan, gito ganyan, di ba sinasabi na nga ni Atty. Rodriguez, sila kahit ano pa ang mangyari dyan, Bongbong pa rin kami. Ganyan sila, di ba? Wala tayong magagawa. Idolo nila yan. Dito, mga kababayan ko, ang opposition, dito si Carpio kasi opposition nito siya, convener siya ng sambayan eh. Kanya lang, pinalulutang kung anong tama, ito ang nasa batas. Kaya nga po, dito natin makikita
itong batas ba natin dito? Kasi kung ang naggawa nito, mga abogado, mga ganito-ganyan, mga eksperto, magagaling, sisirain o bubutasan ng mga nakakaintindi ng batas. Kaya parang sa mga civilian na walang ano tating alam dyan, hindi naman ako abogado, hindi naman ako nag-aaral ng abogasya. Parang lalabas, tika, nilalaro nyo na yata ang mga batas natin. Maliwanag na maliwanag po na dyan may paglabag. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa na may desisyonan? At sabi ko kanina, baka naman nag-aalangan sila kasi Marcos yan. At ito pa, ang mga nasa COMELEC, hindi ko naman sinasabi na sila ay magsusunod-sunuran kay Duterte. Siyempre nandun yung utang na loob eh. Hindi man nila sabihin, ay hindi ako sumusunod yan, ganito, ganyan. Isa nag-apoy sa akin dito eh. Diba? Karamihan sa mga nasa COMELEC, appointed ni Duterte. Ano pa ang ating aasahan? Ako, yun lang ang aking sa panta ako lang. Pero hindi ko lang sa sinasabi na yun na nga, yan na nga ang pangyayari. Diba? Ayun na, teka. Ito nga, sinasabi pa ni Carpio na itong sentensya ni Bongbong ay naandiyan pa rin. Mananatiling certified convict ito at disqualified na tumakbo bilang pangulo sa bansa ngayong 2022 election. Yan nga, di ba? Hindi pa daw napagsilbihan na na ayon kay BBM ang kanyang sentensya. Hindi pa naayos pa ang kanyang sentensya. Na ibig sabihin lamang ito na ang kaso ng disqualification ng BBM sa ilalim, ayan, sa ilalim, ito nag-cite siya ng isang tawag ko, isang provision, Section 12 ng Omnibus Election. Hindi na inaalis kung saan ayon sa Section 12 nitong Omnibus Election Code, sino man ang makonvict sa krimen ng may kaugnayan sa moral turpitude ay disqualified na. Nandun pagsisinungaling, ganyan, lahat na nandun na eh. Nandun na yung turpitude na yan eh. Disqualified na maging kandidato o humawak ng public office, mga kababayan ko. Tandaan niyo po. At itong ang disqualification ay maalis lamang matapos ang expiration. Ma-expired na. Huwag mawawala na yan ng 5 taon mula sa unang araw na ito'y maipataw na ang sentensya. Kaya nga po eh, nasentensyan ka ngayon. Nasentensyan ka ngayon. After 5 years, ay okay na yan. Wala na yan. Murado na yan. Bukod pa dun sa kung mabibigyan ka ng pardon, hindi ka na masisentensyaan. Absuelto ka na. Ito nga, sinasabi pa sa batas na kung ang penalty ay pagtatama lamang sa mali at pagbabayad, ay matatapos ang kanyang sentensya kapag nabayaran niya ng kabuuan yung kanyang pagkakautang sa kanyang o sa tax, sa kanyang buwis. Yan. Kasi nga mga kababayan ko, talagang iginigit nito si Carpio. Alam naman natin si Carpio ay maestrado yan ng Korte Suprema. Eh, hindi naman natin pwedeng ano yun yung kanyang kakayahan. Siyempre, hindi naman magiging maestrado ng Korte Suprema na yan kung kagaya ng isang abogado niya na bobo. Sinasabing ano daw eh. Ayun na, suspendi ka tuloy. Kasi nga sabi ni Carpio, bukod doon sa Omnibus Election Code, sa Section 253 ng Tax Code, habang buhay na disqualified itong si Marcos, si BBM, mula sa paghawak nga ng anuang posisyon sa pamahalaan. Bawal din siyang bumoto
o makibahagi ng alinmang halalan kung siya ay convicted ng anumang krimen at nakapalo pa rin sa batas na kahit anong krimen. Maliwanag yan, mga kaibigan. Hindi na mahalaga kung ito man ay krimen na may kaugnayan sa moral torpitude. Nakalagay pa doon, kadagdagan doon sa mga petisyon ng pagkansila sa COC ni BBM ay mga kaso. Sabi na natin, ano tawag doon? Ay kasalukuyan naharap siya sa apat pang petisyon. Lahat ay may kaugnayan sa tax conviction. Doon sa kanyang pagka-convict, doon sa kanyang tax evasion. Marami sa mga kaso ay iniyain ng mga biktima ng martial law sa ilalim ng termino ng aban ni BBM na ang dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr. kasama dito sa naghain ng petisyon, itong mga rights advocate. Yan, mga kababayan ko. Kaya nga po, tayo, ikaw, ako, tayo na nga, sabihin na natin, ano ba ang tingin natin sa nangyayari ngayon? Hindi po ba? Na pag isang tao kilala, may pangalan, anong sasabihin ninyo? Ay, ano kasi yan eh, ganito ganyan eh. Kilalang tao yan, anak yan ng dating presidente, anak yan ng dating diktador, o di kaya may kapit ngayon yan sa kasalukuyan. Yan. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan ko. Kaya nga po, nung inihain itong mga petisyon, ang sabi nila, sabi ng tampo ni Marcos noon, na nabasa ko pa yan, bakit ngayon lang? Dahil pagkapangulo na yung kanyang tatakbuhin. Lahat, alam mo lahat ngayon eh, lahat ng mga kasiraan ng kandidato, ng kalaban, ay hahalungkatin o di ka man gagawan ng hindi magandang para masira ang reputasyon ng isang kandidato. Lahat yan. Nung unat ko, ano sinasabi kay VP Laney, ganyan-ganyan, lahat na po. Eh ngayon si Bongbong ang pinupunteriya ngayon ng taong bayan at siya ang hot seat ngayon, mga kababayan ko. Bakit ngayon lang, tumakbo na yan for governor, tumakbo ng congressman, naging senador, tumakbo pa po vice president, bakit hindi noon isinama yon? Hindi yan ipinikisyon. Alam niyo po ba ang sagot ng ating mga kababayan? Lalo itong mga, isikap nyo na lang, mga kababayan ko. Ang sabi ni Justice Scalia, hindi kasi nasilip yan. Walang nakakita noon, walang may nagreklamo. Totoo nga naman, mga kababayan ko. Pag walang nagreklamo, walang kaso. Kahit saan tayo, umpisa pa lang sa barangay, umpisa pa lang sa pulis, hanggang sa korte, hindi naman naabot ng korte yan eh. Kasi walang reklamo. Sa pulis pa nga lang eh. Sa experience ko, mga kaibigan ko, pag mayroon isang, ako bilang reporter, inahalungkat ko yung blotter, siyempre, open yan sa blotter, hindi ko alam, dati pinagbawal, pero open to public yan, public document po yun eh. Habang nagaganyan ako, sabi ko, anong kaso ito ganyan? Ay, walang kaso yan eh. Bakit? Nagreklamo lang yan. Pero, hindi naman nagtuloy, wala siyang pinakita ang mga ebidensya, basta sinabi lang yan, kumbaga sa ano, nagpa-blatter lang. O sabi niya, sige, may nagsasabi naman, bakit hindi ulihin na yan? Kasi gano'n, may kaso ba yan? O, di ba? Pag walang kaso, pag walang reklamo, walang kaso, okay, inireklamo ka ng ganito. Ang gagawin ng pulis, o ano man si, halimbawa, prosecutor, itingnan ang kaso, ang reklamo mo, kung may, ang tawag doon,
kung mayroong sustansya. Ito wala naman, siyempre, kung nireklamo ka, hindi naman pala totoo ito, hindi palang ganito. Kawawa naman yung tao ng reklamo mo. Pero, ayoko naman magtututuro, mayroon talagang ganyan. Hindi na nga, hindi ka na nga inihinga ng ano eh, ng paliwanag eh. Siyempre, di ba, isusumpena ka muna, oh, may reklamo sa'yo rito, punta ka rito, paliwanag mo, magbigay ka ng counter affidavit mo. Yung iba, hindi na eh. Basta sakita ng kaibigan ng abogado, oh, siyempre, mga kapwa-abogado yun eh. Abogado, mga prosecutor, pag nakita na yun, oh, sige, okay na yan, ano na yan, may ano na yan, may kaso na yan. Kaya, ngayon, kung ang magiging kaso ninyo ay basta-basta lamang, sandali lang yan, wala yan. O kung ang prosecutor naman ay medyo just makatarungan, siyempre pag-aaralan. Kung hindi, kakilala, ay nako, dito nga nag-umpisa kay Erap yung sinatawag niyang hodlum in robes. Yan. Hindi yung galing sa akin yan, mga kababayan ko, ha. Nakuha ko yan kay Ero. Parang ganito rin ang nangyayari ngayon, ha? Okay, sabihin na natin, ayan, may reklamo, may petition na i-disqualify si Bongbong Marcos. Eh, gusto ng tao. Ngayon, mga nagtanong, ito paano yan? Gusto ng tao. Sino ba masusunod? Sabi ko, hindi. Ang masusunod yung batas. Mayroon tayong batas na susundin, hindi dahil gusto ng ganito. Ngayon, kung ang tao nagkaisa na ganyan at sumuko ang taong inireklamo, doon lamang magkakaroon ng sabihin na natin tagumpay. Kaya lang, ang example na lang dyan, yung EDSA Revolution eh. Diba? Yung 1986. Ang nire-reklamo nila pang aabuso, ito ganyan. O sabi natin, wala namang, hindi nakikita naman eh. O kagaya ngayon, anong nakita ngayon? May mga tumayong testigo labang kay Pangulong Duterte. Kaya naakyat ang kaso sa ICC. Di po ba? Nag-imbestiga ang ICC. May nakita silang probable cause. Ayan, ngayon nag-iimbestiga, patuloy pa investigasyon ng ICC labang kay Pangulong Duterte. Iyon ang sinasabi natin. Magpresenta ka ng mga ebidensya. Kaya nga itong petition ngayon sa COMELEC, may mga ebidensya silang ipresenta. Ang problema nga lang, ang tagal. Kaya ganyan po, mga kaibigan ng ating justice. Eh mag-election na. Kailangan madesisyonan. Ito ngayon na, kanina ko lang yata nabasa, ang isa pang Marcos na kandidato for president, yung babae yata yun, na sinasabing anak siya ni Ferdinand Marcos Sr., disqualified agad. O disqualified, di ba? Ito pa. Let's say, si Marcos o si Bongbong, hindi na alis yung kanyang pangalan, pero na-disqualified na siya. Ganyan sa Omnibus Election Code. Na-disqualify siya na kailangan ng COMELEC mag-desisyon agad, i-disqualify agad para hindi masama ang pangalan sa balota. Eh kung siyempre, hindi naman natin maiwasan na pag-imprinta ng balota, na andun pa rin ang pangalan mo pero disqualify ka na. Ang mangyayari nun, siyempre nakikita ng botante, ay, ano pa pala ito, kandidato ko pala, ibuboto ko ito, ganun, di ba? Sige, boto ka na. Pero ang boto mo, mapupunta lamang sa basura. Then disqualified yan eh. Kaya nga itong ating election code, dapat ipatupad ng tama, ipatupad ng talagang sincere na ipatupad ito. Dahil kung titignan natin, maraming makikita natin ng paglabag sa mga kandidato. Unang-una,
Hindi pa eleksyon, naglalagay na ng mga tarpuling, ito ganyan. Pero ang rason ng COMELEC, wala pa naman sinasabi na vote for ganito. E voto si ganyan, hindi wala pa naman. Totoo yan, wala pa yun. Pero nang lalamang na sila, bakit? May pera sila. Ang pamimigay ng pera, kung tutusin, may kaso yan. Vote buying yan. Eh, ginagawa ni Pacquiao. Alam ng buong mundo, alam ng buong sambayanan na si Pacquiao ay kakandidato for president. Anong ginagawa niya? Nasa social media, namimigay pera, 1,000 nakapilay mga tao, ganyan. Ang rason niya, may kalamidad eh. Alam niyo mga kababayan ko, yung ganung mga pamamaraan, kung titignan natin, kung batas sa batas talaga, bawal po yun. Huwag niyong irarason ang kalamidad o anuman nangyayari sa ating bansa. Eh kung gusto mo, tumulong. Huwag mo nang iharap ang sarili mo para mamigay ka ng ganito. Alaandun po yung pangalan mo ng mga kandidato. May nakita nga po eh. O, diba? Yung kay Marcos. Yung bigas niya, yung sako-sako, may nakalagay BBM. Ano ibig sabihin nun? Kasama po yan. Kahit sabihin mo may kalamidad. Huwag mo ilagay pangalan mo. Sige, ganyan. Bigay ka lang ng bigay. O kung maaari nga lang eh. Huwag kang magpakilala na ikaw may bigay niyan. Eh kaso dito eh, ang patakaran dito eh, yung iba nga, may nangyari yan mga kaibigan ha. Noong mga nakaraang taon ng mga eleksyon, itong kandidato, namigay, walang pangalan. Kinuha ng kandidato, tinatakan ng pangalan niya. O, di siya ngayon ang nakilala. Iyon ang sinasabi ko, mga kababayan ko. Pultimo nga ngayon, bawal pa, mangampanya. Pero yung iba, may malalaking tarpulin na, kung saan-saan na, sa buong mundo, o sa buong sulok ng Pilipinas. Kahit kasulok-sulukan, may nakalagay na tarpulin nila. Pambira naman. Pwede ba patahimikin nyo na muna? May pandemya pa po tayo? Huwag nyo munang unahin yung mga ganyan. Yun lang, kung gusto nyo, di tumulong kayo. Huwag naman ipangalandakan. Ah, ito, bigay ito ni Bongbong Marcos. Ito, bigay ni Beppe Leni ito. Ito, bigay ni Lacson. Bigay ni Pacquiao. Huwag yung ganun. Kung tutulong naman tayo, tutulong kayo na huwag na magpakilala. Kailangan pa ba ipakilala kayo? Eh, alam naman natin na kayo ay kandidato. Ngayon, kung gusto nyong tumulong doon sa isang foundation para walang masabi. May mga foundation tayo na tumutulong eh. Di po ba? Yung mga paglabag na ganyan, mga kaibigan, mga kababayan, maliwanag po. Eh, ang mga politiko kasi ngayon eh, ang mga mambabata, sabihin na natin, bakit hindi kayo magpasa ng batas na nagbabawal maglagay ng inyong, sa panahon ng eleksyon, ng inyong mga tarpulin, ng kung ano naman pagkakakilalan mo dyan, ipapaikot mo, dapat magbigay sa batas tayo. Saka kayo maglabas kung oras na ng kampanyahan. Oo, sabi na natin, noon nga eh, may batas na rin na nagbabawal. Kasi ang Pangulong Duterte, pinagbawal na yata ngayon yung sa paglalagay ng mga proyekto, ilalagay mo yung pangalan mo. Nagsimula yan, mga kaibigan, sa nakita ko dito sa Marikina. Wala kang makikita na ito ay gawa ni ganito, ni mayor, ni congressman. Wala, pinagbawal po yan dito. Eh, kung noon nga ng mayor pa si Marides Fernando, eleksyon na, wala kang makikita na kanyang mga tarpulin o anuman magpapaywating na siya kay kandidato for mayor. Anong kanyang ginawa? Puro proyekto
Pero wala nakalagay na pangalan niya. Ngayon, pag nagkagawa niya at pag sinabi, kahit ngayon ha, makikita mo sa proyekto sa buong Marikina, project ng city government. Hindi sinasabi project ni mayor, project ni congressman, project ni konsehal, walang ganun. Ang nakalagay, project ng city government. Ganyan mga kababayan ko, sana ganyan. Kaya nga nung natuwa ako dito noon eh, ang congressman noon si Ome Candazo, tapos ang mayor si BF, alam mo nagpaligsahan yung dalawa. Anong paligsahan nila? Pagandahin ang Marikina. Si BF ang bahala dito sa loob ng Marikina. Si Ome Candazo naman ang bahala sa mga batas para sa Marikina. Ganyan sana ang politika. Although, ewan ko, kung magkalaban sila noon o magkakampi sila, palagay ko magkalaban yun eh. Si Candazo at si Fernando. Ganun sana. Tayo hindi. Tawag doon. Paangasan eh. Alam na natin, ako, sir, kung isang kandidato, sabagay, hindi naman naamin ang kasalanan ng isang may kadaduan. Ang pangapagsisinungaling, pambubola sa mga botante, sa mga bobotante, mahirap mga kaibigan. Kasi, alam mo, tayo ay mga Pilipino, madaling makalimot. Yung mga nakaraan, limot na yan eh. May bago na namang ganito. Panibago na namang strategy. Strategy. Kaya nangyayari, ang nagsasuffer, ang mga butante, ang taong bayan. Kaya nga ang sinasabi nila kadalasan na tayo ay maging matalino sa pagpili na. Ito kasi alam natin, ito may problema. Itong kandidato na ito, may kaso ito, itong kandidato ito, may mga nakaraan ito na ganito. Ipag-arap sa inyo. Alam nyo, ililigtas ko kayo. Kusungkiting ko ang buwan at bituin para ialay sa inyong arapan. Pagdating naman sa mga, ano ito, yung advance party, ano tawag doon, yung sa mga stage, kita mo yung tao, yung kaya ginawa nito si Bungbong, si Bungbong Revilla. Nagsayaw-sayaw lang ng pudot, ayun, nanalo na. Ganyan ba kabobo ang ating mga botante? Di ba? Ako, kahit sabihin ko natin, kilala kita. Kung hindi naman tama ang pinagawa mo, paano kita iboboto? Di ba? Odo, meron ka nakaraan. Sige, ito ang ginawa mo noon. Sige, okay lang yan. Umupo ka na dyan. Hindi ka pa rin nagbago. Tapos, pagdating na ng eleksyon, magpapakita ka na ng ganito. Ay, sige, ganyan pa po, ganito na ako ngayon, ganyan na. Wala. Yun pa rin yun, mga kababayan ko. Dahil nga po, ang politika ay ito ang pinakamalaki o na hanap buhay na walang katapusan. Nanay, tatay, lolo, lola, andyan na lahat, pamangkin, hanggang sa mga anak at mga apo, andyan sila pa rin. Hindi lumalabas. Nagkataon, nagsawa na ang tao, di ba? Pero sa Pasig na lang, ilang dekada namuno ang mga Eusebio. Isang soto lamang, tapos sila. Oh, di ba? Ganun lang kasi pag nagsawa na ang tao at hindi kayo nagbago, sorry po, ang mga tao ay nag-iisip na rin. Kaya ngayon, ang payo ko ngayon, maging matalino tayo sa pagboto ngayong 2022 elections. Pero mga kababayan, medyo wala na po tayong oras. At bago yan, siyempre bago tayo magwakas, lagi itong nating ipinapaalala na kayo ay nasa Broadstreamcast Communicators. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas,
Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Yan, pero mga kaibigan, yan, ang uling paalam. Hindi po, bago tayo magsawa sa panalangin mga kababayan ko, tayo humingi ng tulong dahil hanggang ngayon, nandito pa rin tayo, nararanasan pa rin natin itong paghihirap ng ating bayan, ng ating sarili, ng ating gobyerno. Lahat po tayo ay nakakaranas pa rin po ng mga paghihirap. Kaya nga po, sa atin lahat, sa ating mga kababayan, sa aking kapwa-waray, tayo po ay mag-iingat tayo. Dahil dumadami na naman po ang kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Nasa ilan libo na. Napakarami na nga pala, no? Tayo po, ingat po, ingat. At inuulit ko po sa pamilya ni Sunny Casullas, kanyang mga naiwan, nakikiramay po ang The Beat Watcher. Pero yan na po. Maraming salamat po. God bless us all. Sumainyo ang inyong tagapagmatsyag at tagapagmasid, The Beat Watcher, sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.